Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba. Bye. Magandang araw, magandang gabi, magandang hapon, kung saan man kayo naroon. Ngayong araw na ito po, mag-unbox po tayo sa ating bagong bili na cellphone. Natatandaan niyo kung sino yung mga FB friends ko. Nakita niyo sa post ko kung ano yung pinost ko. Hindi yun nangangahulugan mga bay na nagmamayabang ako. Gusto ko lang ipakita sa inyo na siyempre, may karapatan tayo na mag-post. Problema na yung ibang tao. Sabi nga, yabang naman ito. Hindi porkit nakapag, ano na, ganyan. Mas inuna pa yung mga ganyang bagay kasi sa pamilya niya, sa mga magulang niya, kapatid niya, mga anak niya, ganyan. Siyempre, karapatan din natin na reguluhan ang ating mga sarili ng mga bagay na naayon din sa ating mga gusto. So, ngayong araw na ito, mga bay, mag-unbox tayo. Usually, hindi naman matatawag na unboxing to dahil nung binili ko ang gamit na ito, siyempre doon pa lang, nabuksan na siya kasama yung pagtuklap ng seal. Dahil nga, kailangan mo siyang i-check bago mo siya bilhin para makapanigurado. So, ito po yung ating binili. So, ito yung ang binili natin bagong phone. It ang Oppo A53. Yung isa yan, may tuklap na nga dahil patunay yan na chinek na natin doon pa lang sa shop, chinek na natin siya. So, at yung isa na latest ngayon ay ang Reno 4 Pro. Aww. Ito yun. May kasama po siyang Reno yung Smart Vacuum Flask. Ang kinaganda nito yung alam niyo, parang inuman ng tubig. Maglalagay ka ng malamig or yung mainit. Tapos meron siyang indicator ng temperature kung halimbawa maglalagay ka sa umaga hanggang sa gabi, ganun pa rin yung maging temperature. Kung bababa man siya, at least malalaman mo pa rin. Dito may nakalagay dito na umabot siya ng 500 days na battery life. So gusto natin i-try. At yung ano, yung free niya na headset. Yun, ang dami ko ng headset dito, pati yung earphone. Hindi ko alam, sobrang dami yun. Pero bago yan mga bay, gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung mga nauna kong mga cellphone. Ang una kong talagang naging cellphone is almost 5 years ago. Ang pinakauna kong naging cellphone na Oppo is ang Oppo F1S. Napakaganda ng camera nito. Hanggang ngayon, andun pa rin sa binigay ko na siya sa aking partner. At hanggang ngayon, nasa good condition pa rin siya. Yung battery life, yung camera, napakaganda. Yun ang nagustuhan ko sa F1S. And then, pagkatapos nun, February 2019, that was last year, bumili ako ng dalawang phone. At ito yung Oppo F11 Pro
at yung backup ko na C2 Realme, dahil nga nag-decide akong mag pumasok sa YouTube or yung mag-vlog, kaya bumili ako ng dalawa. So yung isang F1S ko andun na sa ano, pero andito pa rin yung box. Pero yun nga, wala na laman to, pero pinakita ko lang yung box ko, ano yung previous na Oppo ko. Kung tatanong nyo bakit puro Oppo, dahil para sa akin, sa lahat ng na-camera na try ko, Samsung, Vivo, Mizuo, maging sa iPhone, mas gusto ko yung feature ng loob niya, at the same time yung camera na, kasi nakafocus kasi sila sa camera. So itong gamit kong pang video, itong cellphone na gamit ko ngayon, is ito yon. Ito yung may umaangat na camera, yung camera niya mismo, yung umaangat. So yun, mamaya papalit ko yung ibang camera para makita nyo rin yung anong loob nito. Tapos bumili rin ako ng yung ano niya, yung pinaka ano niya, yung pinaka case niya. Tapos mamaya pag-uusapan na yung tungkol nito. Unahin muna natin yung pinaka main topic, dahil ito naman yung talaga yung purpose kung bakit gumawa tayo ng vlog. So ngayon, uunahin natin yung buksan itong Oppo A53 bago na yung ano Reno, kasi ito yung pinaka excited na eh. Buksan natin. Ayan. Meron siyang 4GB RAM and then 64GB ROM. Pang backup lang naman. Pinili ko siya dahil para match lang din yung kulay sa ano. Buksan natin ha, Oppo A53. Ayan, dito muna siya. Ah! Disclaimer pala, hindi po sponsor to ng Oppo ha. Binili ko po talaga ito. Ayan, ito na siya. Ayan. Sa loob, andito yung ayan, ito yung price niya. Kasi dalawa yung binili ko. Ayan, mamaya ipapakita ko yung buong presyo niya. Unahin muna natin yung ano. So may kasama siyang charger. At meron siyang AC na wire. AC, ibig sabihin ng AC, yung alternate current, yung kahit magbaliktad-baliktad siya, walang problema, mag-charge pa rin siya. Yung, yung DC naman, or direct current, yun yung tinatawag ng, ano, yung, ganun lang siya, kung ano yung positive, yun lang, pag magbaliktad siya, hindi siya mag-charge. Alam mo yung charger ng ano natin, yung flat, yung dito sa taas, tapos pag ganun yung dito sa ilalim. Ang AC naman, pabilog lang siya buo, parang oval lang siya buo. Yung tinatawag natin AC na charger. So yun yung parang updated ngayon na charger sa mga bagong phone. So ayan, open muna natin to para makita natin yung gusto ko yung kulay niya, kasi parang sky blue. Pero doon pa lang chinek ko na ito mga bay. Ito Oppo Oppo muna to. Ganda muna. Ayan na, ang ganda ng kulay mga bay, oh. Ayan. Nakikita niyo ba? Mamaya, yung Reno, makikita niyo. Meron kasing dalawa ng Reno. May yung isa, Reno 4. Available ng Reno 4 is 128GB lang. Binili ko ito dahil meron siyang 256GB. Kumbaga, napakalaki na nito. Pero itong A53, open natin, ha? Ayan, open na siya. Ayan. Napakaganda mga bay. Meron din siyang, try natin yung video. Sana hindi tayo masipiar nito. Ayan mo natin. Sana hindi tayo mo ano. So, siguro anahan ko na yung background. Ganda niya mga bay. Wow. Kung sa ibang camera kasi, meron siyang ano, yung pang kunting galaw mo lang, meron siyang kunting ano. Pero ito wala. Yan yung kinaganda sa camera ng Oppo. Kung ikaw isang vlogger, syempre ma-appreciate mo yung ganda ng camera, dahil nagba-vlog ka nga. So, kailangan maging maganda din yung kuha ng yung video or yung vlog. Tapos meron siyang free na jelly case.
ganito. So, huwag mo natin ilagay. Siyempre, mamaya. Ganda ng kulay, oh. Wow. Pero mamaya, lagay mo natin siya dito. At punta na tayo sa isang... Ta-da! Aww. Ang Reno 4 Pro. Pro. Hindi Reno 4. Iba kasi yung Reno 4. At ano pala mga bay, para sa anyong kaalaman, ang Reno 4 is meron siyang tatlong camera dito sa likod, pero ang Reno 4 Pro merong apat. So ayan, so dito na tayo sa Reno 4. Sabi muna natin yung ano, dito na tayo kasi yan na yung ano natin. Hello, you know, you know. Ang mabigat. Ayan, price. Meron din siyang resibo. So, nasa 1,000 siya. Ayan, mga bay. So, nagkakahalaga siya ng itong Oppo A53. Ito, nagkakahalaga siya ng 259 Brunei dollar. Ang Brunei dollar po ay kaparehas po ng Singapore at ng Australian dollar. Kaparehas po sila ng rate. At ang Oppo Reno 4 is nagkakahalaga yata siya ng 600, pero itong Oppo Reno 4 Pro is nagkakahalaga siya ng 800, almost 840 Brunei dollar. Aww. 840 Brunei dollar. Masakit sa bulsa. Pero wala lang, gusto ko lang mag-upgrade. Maganda pa rin naman tong Oppo F11 Pro at yung aking isang Realme. Pero mamaya, bubuksan natin tong ano. Sige, ginagamit ko pa yung pang-vlog yung Oppo F11 Pro. So mamaya, titingnan natin yung mga old cellphone ko. Pero, buksan muna natin. Yan, ito ka muna. Itong side, ito ka muna. Kita natin to kasi ito yung inano. At, ulit, hindi po ito sponsor. Binili ko po talaga ito. Ito yung case. Jelly case. Ito, balik natin to. Ayan na mga boy. Excited na ba kayo? Ayan. Ang linaw, crystal clear. Oh. Meron siyang free na yung pin. Kapag nag-ano. Ta-da! No! Oppo Reno 4. Oh my God! Pro. Meron siyang free na charger. Parang ang bigat ng charger. Pero okay lang. Gaan lang oh. Gaan lang siya. Kasing ano lang yata. Parehas lang. Ay, parang manipis to no. Makapal tong A53. Parang mas makapal yung A53. Oh. Ngayon, ano natin mga bay. Ayan na. Diyan! Ang kulay nito is pinagparehas ko lang sa ano. Kumikintab talaga oh. Ayan oh. Ang ganda ng kulay niya oh. Ito ang sinasabi ko sa inyo mga bay, na ang Reno 4 is mayroong tatlong camera dito. Ang Reno 4 Pro is may apat. Tapos siya po ang may isa sa may pinakamalaki na room ba yun? RAM. Kasi dito 8GB room or RAM yata yan. Tapos 256 yung ano niya, yung pinaka internal niya. Lagyan natin ito mga tayo. So, open muna natin. Ayan, nag-on na siya. Nung chinik ko to sa shop, ang kinaganda is pag nag-ship siya dito sa pinaka front camera, umiilaw tong camera niya, umiikot. Kaya yung gusto ko parang ganito. Wait lang, ipakita ko na lang. Ayan na. Ngayon ko na ilagay itong case. Baka nagkaroon ng fingerprint. Baka mamaya malaman lang kung sinong salarin. Ayan na. Wow. At saka mga bay, ang manipis nga siya, no? Ang ano, Reno 4 Pro is meron siyang ano, hanggang dito sa gilid pa, o paano siya, pa ganun. Ito sa gilid, pa ganun. Hanggang dito sa gilid, touchscreen pa rin yan ito. Kasi pag ganun nga siya. Yan. Pa-kurba. Yan dito. Ayan o. Hanggang dito. Kung din nakikita ba. Ayan. Yung kurbang yan, kasama pa yan sa screen. Kung saan kasama sa screen. No? Kung saan. Ayan o. Kasama sa screen.
Ito, kinunik ko na yung aking internet. So, open natin yung internet. Wala pa siyang SIM. Pero, ito natin. Ayan. Kaya, pwede tayong mag-YouTube. Ayan, yung nakakapag-YouTube tayo dito. Ayan. Kasi, inon ko na yung Wi-Fi. So, yung, ito yung live stream ko nung nakaraang gabi. Ayan. Sa ano lang. Ganda mga bay. Ito yung sinasabi ko sa camera. Ayan. Yung camera niya, ayan. Napakalinaw mga bay. Yo. Ay, kita niyo ba? Ang dilim sa ano, pero. Ayan. Ganda ng kutis ko dito. Pero pag pinfront camera mo siya, pinfront camera mo siya, ayan ah. Ayan, umiikot siya. Ayan. Alit-alitin natin, ha. Ayan. Ay, kita mo yung camera dito. Itong camera na to, ay baliktad ko lang. Tingnan nyo, ha. Ayan, o. Oh. Umiikot siya. May umiilaw siya kung saan parang nagpa-flash talaga siya. Ang sayo ko, mga bay, dahil meron tayong pang... Ano? At... Higit sa lahat, kung easy, kung baka sabihin nyo, ang dami mo ng cellphone, anong gagawin mo sa mga yan? Oh, eh syempre may pamilya ako. Eh, ibibigay ko to sa kanila, yung iba dito. Kasi hindi ko naman pwedeng forever na lang yung ganito ka ano yung cellphone ko. Makapal nga yung A53. No? Manipis lang yung A, yung ano, yung Reno 4. Ito yung sinasabi kong ano mga bae, yan. Yan ang AC, yung bilog lang siya talaga, yung parang oval lang talaga siya, wala siya yung parang flat sa ano. Dahil nga, ang ganitong charger, kahit magbaliktad man siya o maganyan, magcha-charge pa rin siya sa phone mo. E yung mga naunang charger kasi natin, tinatawag yung DC, kumbaga direct current, kumbaga kung ano yung posisyon ng ano niya, ng pag-charge niya, yun lang yun. Pag nagbaliktad yun, hindi mo macha-charge yung cellphone mo. Ayan. Ayan na. Ang linaw mga bay. Nagpicture ako nung nakaraan. Tingnan nyo kung gano'ng kalinaw. Ayan. Parang ano dyan sa upo. Ayan. Ayan. Nakikita mo yung bawat detalye ng ano. Ayan. Ito yung cellphone kong AP, ito yung F11 Pro. Ito yung lugar na kung saan ko binili yung ano. Basta hanggang sa pinaka ano, makikita mo yan. Pero sa lahat talaga ang camera mga bay, para sa akin ha, para sa akin, the best ang Oppo regarding sa camera. Sa bagay, hindi naman kasi ako ano, depende yan. Kung iPhone lover ka, dun ka sa iPhone. Pero kung sa ano ka, dun sa Realme, Mizuho, yung mga ibang Chinese na cellphone ngayon ako nauso. So, pero sa akin lang mga bay, hindi naman kailangan talaga na bumili ka ng mamahaling cellphone. Next year, ito parang ang value nito, bababa at bababa rin eh. Kung be practical na lang, kung hindi mo talaga kayang bumili ng talagang mamahaling, huwag mo ipilit ang sarili mo. Hindi mo kailangan ipilit ang sarili mo makuha yung ano, yung gusto mong, dahil nga, sikat at well-known na brand, be practical na lang. Hindi mo kailangan na bili ka ng sobrang mahal, iPhone 11, iPhone 12, umabot pa yan, kahit umabot pa yan ng iPhone 20, ganun. Basta importante, masaya ka sa gamit mo, nagagamit mo siya ng maayos. Ang purpose po talaga ka ng gamit na ito, hindi naman talaga kailangan ipagmayabang. Ang purpose nito is, siyempre may paggagamitan ka, lalong-lalo na kung nagbablog ka. Ang isang purpose din sa cellphone, is to communicate with your family. Ay, matawagan ka. Galing mo! Makakonekta ka sa kanila. Eh, ang problema lang kasi ngayon, sa panahon ngayon, yung internet, yun lang problema, hindi yung gadget. Alam mo na, nakakasira ng relasyon. Ang internet. At, ang free niya is ang, ito, headset lang. Ito, hindi ko na masyadong kailangan i-ano to kasi alam natin kung may mga kanya-kanya naman tayong mga headset. So, ito mga bay. Ito, ano po naman. Isunod natin tong ito, Reno.
smart vacuum flask. Maganda rin to. Ang tiningnan ko doon. Ay, tinakpan. Ayan, ayan. Areno. Ayan. Meron siyang indicator. Ayan, kung malalaman mo kung asa na ba yun? Ayan, 24 degrees Celsius. Ibig sabihin, malamig. Ayan. Pwede ka maglagay ng mainit na tubig dito. Yung, kasi minsan, ang iniinom kong tubig is maligam-gam o kaya medyo mainit-init. Kaya gamit sa akin to pag umiinom ako. O kaya minsan pwede ako maglagay ng konting luya dito. Ilalagay ito yung tubig niya para masasala ko siya. O, diba? Char! Kaya gamit na gamit. May plastic siya dito pero huwag ko munang tanggalin kasi nga. Gamit na gamit. Ayan, may ano siya. Indicator. 24 degrees Celsius. Okay. Tapos muna natin to. Ayan mga bay. Asa yung camera dito sa ilalim. Pinagpalit ko yung Reno 4. Ito yung Reno 4. Ito na yung ginamit natin ngayon para lang ma-i ano natin tong Oppo F11 Pro. Ito yung ganda ng kulay. Yan, may ano pa nga, hindi ko pa tinutuklap. Ito yun. Ito yung sinasabi ko siyang umaangat. Ayan o. Umaangat yung camera. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga bay. Umaangat siya. Tapos pag... paano nga ba ito? Ayan. So, ito yung binili ko last year. So, ngayong February, magto 2 years pa lang siya. Ang free nito nung binili ko ito, may free siyang 32GB na memory card, tapos isang Bluetooth speaker, and then isang, saan ba yun? Ito. Yung sports camera. At ito yun. Yan. Kaso lang, ang problema lang kasi nito, pag nagalaw-galaw, so gumagalaw din siya. Eh, hindi ko siya masyadong ginagamit sa ano. Kasi tinry ko siya kumuha ng video nung mag-vlog ako. Talagang gumagalaw siya. Kaya kailangan steady siya. Pero may time talaga na pag nagalaw mo siya ng konti. Ano, ayan, may mga plastic pa nga. Hindi ko ipatunay lang. Hindi ko pa natutuklap yung ano. Eh, may mga plastic sa ano. Hindi ko masyadong nagagamit. Ayan, ulit. Okay natin, ha. Ayan o, nakikita nyo, gumagalaw yung nag-wave. At the same time, pag hindi masyadong maliwanag yung lugar, tulad ng medyo dim yung lugar o yung gabi na, medyo madilim siya. Kaya hindi ko siya masyadong ginagamit. So, ang ginagamit ko pa rin is ang phone. So, itong ginagamit ko ngayon is ang Oppo Reno 4 para lang maipakita ko sa inyo yung dalawang cellphone ko ng mga nakaraan. Kasi ang pinakaunang cellphone ko nga yung sabi ko nga kanina, itong Oppo F1S. Ang kondisyon nito hanggang ngayon okay pa rin. Napakaluma niya, pero kaya niyang sumabay, especially sa camera. Kaya niyang sumabay sa, dahil meron siyang, yung front camera meron siyang 16 megapixel. At yung A53, meron din siyang 16 MP sa front. At itong Reno yata parang nasa ano, hindi ako sure. Saan ako makita dito? 48 megapixel. Ah, basta malinaw. Basta ito yan. Ay, kinita mo naman. Kumukulot na yung bangs ko. Ah, ito. Buksan natin itong... Ito maganda rin. Ito naman, binili ko siya. Parang backup lang din dito sa aking Oppo F11 Pro. Ngayon kasi mayroon ng F17 Pro. So, hindi ko na masyadong, hindi ko na kailangan makisabay sa ano, sa...
kung ano yung latest, kasi ganoon naman talaga sa ano, sa cellphone competition din yan. So, Dina. Yan. Ito mapupunta rin to sa aking pamilya. Yan. Ibibigyan ko rin sa kanila to. Ito yung kulay niya, Realme. Ayan, ayaw natin. At parang may fingerprint. Medyo madumi. Nahawakan ko kasi. Ayan, punasan muna natin. Pero syempre naman mga bay, pag gumagawa tayo ng unboxing, eh, tanggapin natin sa sarili na hindi lahat unboxing. Parang hindi naman lahat na dineliver agad sa bahay nyo, doon mabubuksan. Syempre doon pa lang sa shop, kung talagang binili mo siya direct, doon pa lang i-check muna siya. Ayan. Ah, ganda rin naman siya. Okay na naman siya ano. Pero, ayan, dito parang ang bilis na lang ng ano niya. Hindi siya yung katulad ng medyo smooth. Katulad ng mga, yung natanginan mo. Ayan, may smooth na ano ba. Pero papibilisin mo. Dito kasi parang, mabilis yung ano niya. Yung camera niya, ayan. Malinaw din naman yung camera niya. Ang hindi lang malinaw is yung front camera niya. 32GB din siya, pero 2GB lang yung room niya. So, mas maganda lang ito pang backup kung halimbawa nagba-vlog kayo. Maganda lang ito halimbawa, itong isang cellphone niyo, ginagamit niyo pang live stream. Ito naman, ginagamit niyo pang connecta sa mga bisita niyo, yung sa mga viewers niyo. Pwede paglagay ng jacket o pwede yung pang-ship ng ibang account niyo para maipandikit nyo. Kasi kung itong isang cellphone nyo lang ang gamit nyo pang live stream, tapos mahirap po mag-shift ng another account. So mas maganda meron kang backup. So itong dalawa to, siguro give up ko na siya kasi meron na tayong yan. Ito panibago naman. Ito binili ko siya sa halagang nasa 406 Brunei dollar. Binili ko siya noong 2019 February. Ito ang pinakamura, nasa $150 to, na siguro basta mababa na lang siya ngayon, mura na lang siya. So yun yung price niya nung time na yun. So ngayon medyo mura na lang siya kasi meron ng mga bago, F12, F17 Pro. Hindi na ako bumili nung time ng mga ganun dahil nga hindi naman ganun kalaki ang membro ng aking family. So kung itatanong niyo bakit Oppo nga, gaya ng sabi ko kanina, kung bakit Oppo ang pinili ko, ang Oppo ay may isa sa may pinakamagandang camera sa lahat para sa akin. Yun mga bay. Sana ay nagustuhan yung ating vlog. Sana nag-enjoy kayo. Sana may natutunan kayo. Kung meron mga akong mali na nasabi sa aking information, kung may alam kayo, pwede nyo pong i-comment down below sa ating comment box. So, yan, kung meron kayong alam sa phone na ito na halimbawa mas alam kaysa sa akin, pwede nyo i-share din para at least mag-share tayo ng idea kung ano yung pwedeng ma-improve. Pero para sa akin, maganda talaga ang cellphone na ito. Sundan ito, napakaganda. Pwede rin naman yung Reno 4 lang, walang Pro. Tatlo nga lang yung camera nga lang niya sa likod is tatlo nga lang. Yung ito. Ito ginagamit ko siya, ito yung kanina kasi ginamit ko is yung F11 Pro. Ito yung matagal kong ginagamit pang vlog. Yan. So, yun mga bay. Maraming salamat. At muli, ako'y nagpapasalamat ng marami sa inyo, sa inyong pagsubaybay, at sa inyong pag-stay dito sa aking channel. Muli po, ito po ang inyong bay ng bayan na pwede nyo po maging tambayan. By Dodong Yan Fox, by Dodong Channel. Hanggang sa muli po mga bay, nakita po ulit tayo sa mga susunod na mga vlog. Kung hindi ka pa po nakasubscribe, pakisubscribe na lang po ang subscribe button at pakilike na rin po ang video na ito. At huwag kalimutang i-hit ang notification bell button para maging updated ka po sa mga bago nating uploads and updates. Muli po mga bay, ito po ang inyong bay ng bayan na pwede nyo po maging tambayan. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayo dyan. Stay connected pa rin po tayo kahit isa lang yung gadget ninyo. Ganun. Maraming salamat mga bay. Hanggang sa muli. Paalam!